So welcome back again guys. Ito nga pala yung aking Duke 390. So ano ba yung mga upgrade na upgrade ko na sa aking Duke? So ito, iwan ko kung masasabing upgrade to. Itong windshield na to, para hindi masyado sa katawan natin yung tama ng hangin. And ito siguro Belaine muffler. Yan. Ito yung ating napalitan. And nagpalit na rin ako ng gulong Michelin 150x60. Ayan. So ano pa ba? At saka yung ano, crash guard. Ito. So crash guard, pinakabit ko at nabili ko sa Z1 01 Moto. Ganun din ito, kasabay nito sa Z1 Moto. Ayan. At saka ito. So para hindi siya masyadong maingay, hinayaan ko muna ng stock yan. So wala na. So itong product stand na ito, eh mamurahin lang to, 1.7 sa Lazada. So kaya naman niyang kargahin yung aking Duke, dahil hindi naman gaano kabigatan yung Duke, ano. May mga gasgas na rin. So hindi talaga maiwasan yung mga minor na gasgas, ano, sa ating mga motor. So yun. So maglapit na rin to mag isang taon by August. Mag isang taon na sa akin yung ang Duke na ito. So ayun. So ito yung aking Duke guys. Ito yung ating ginagamit pang biyahe from here sa Manila hanggang sa La Union. So may sabi ko, okay naman. Sulit naman si Duke. Contento naman ako sa kanyang performance, dahil hindi naman tayo masyadong mahilig, ano, sa masyadong mabilis. So tamang-tama na yung bilis at lakas na naipoprovide sa atin ni Duke. So yun ay para sa akin lamang. Yan, ito yung kanyang itsura. So hindi naman papahuli si Duke sa arangkada at bilis kumpara, kung ikagumpir mo sa kanyang mga ka-level, no, na may ibang mga motor. So ayun. So legally, ano to, legal siya sa ano, sa expressway. Legally ano siya, pwede siyang idaan sa expressway, kasi nga ito nga nakalagay KTM Duke, you know, displacement niya is 400cc, kaya hindi kayo mangangamba dyan kapag dumaan kayo ng expressway, kasi dito pa lang nakalagay na doon, nakadeclare na siya na displacement 400cc. So ito yung aking RFID. Ito, dalawa. Auto sip tsaka easy trip. So ayun. Welcome. At ito lang yung ating vlog for today. So ayun. Yun lang.